for today's vlog, gawa tayo ng healthy drinks. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng isang healthy inumin. Yes, tama po kayo na hindi mo kailangan gumastos po ng malak. Napakasimple lang at madaling gawin ito. Isang sangkap pipino, ayan. Kung meron tayong pipinong tanim dyan, ayan, pwede ito. Hugasan lang ito at slice in siya ng maliliit. Alam nyo ba na ang pipino meron itong mababang calorie content? Maganda ito sa mga nagda-diet. At taas din ang antioxidant nito. Mayaman ito sa flavonoid at tannins na makakatulong protection laban sa oxidative stress. At meron din itong vitamina K. Ayan, pagsusustento sa hydration, mayaman sa fiber, pagsusustento sa ating eye health at ating balat. Pangalawang sangkap lemon. Alam nyo ba na ang lemon ay maraming potensyal na benepisyo sa kalusugan? Meron itong vitamin C. Detoxification, nililinis ang ating atay lalo sa mga mahihilig uminom ng alak dyan. Ang lemon din ay nakakatulong ito sa metabolismo. Ayan, malaki ang binabawas nito sa timbang kapag patuloy kang umiinom nito. Nakakatulong din ito para iwasan ang kidney stones. So ito na nga guys, ayan. So yung ating lemon is slice in mo lang siya ng maliliit. Ayan, so isama na din natin yung kanyang balat kasi marami ding health benefits ang kanyang balat. Ayan, so yan. Kung nakikita nyo yan, ini-slice natin yan ng maninipis. Tapos ilalagay po natin yan dyan sa container. Okay, ayan. So habang pinipiga po natin ito, ini-slice natin, ayan, mabango siya. Siya nga pala guys, ayan. So bago po natin ini-slice yan, hinugasan po natin yan ng mabuti. Ayan, kailangan natin hugasan yung pipino, tapos yung lemon, ayan. Bago natin slice in yan guys, ayan. Maganda ito lalo na kapag fresh po yung gagamitin natin. Ayan, so pagkatapos nyan guys, ayan, tsaka ko nilagyan ng water, ayan. Siyempre yung malinis na tubig, ayan. Imbis na pure na tubig yung iinumin natin, ayan, nilagyan natin siya ng ganyan, pipino tsaka lemon, ayan, para naman medyo may lasa ng konti, pero habang iniinom natin yan, nakakakuha tayo ng maraming mga benefits. Ayan, so pinuno ko yan guys ng tubig, ayan. So ilang litro yan? Nasa 2 liters po kasi yung container na yan. Ayan, so yan yung nauubos ko sa isang araw. Then yung sikreto natin na pampalasa, ayan, okay, so ito, ito na po yun guys, yung pampalasa natin. Ay, alam niyo po kung ano yan? Yes, yan po yung pure honey. Ayan, maganda rin itong honey na pampalasa at punong-puno ito ng health benefits. Yan yung mga gumagamit ng honey dyan, ayan, lalo na sa mga nagmi-maintenance ng kanilang blood sugar, high blood, ayan, sa mga sinisipon, inuubo po dyan. Ayan, pwede rin itong pang energy booster, pang cleansing, pampalakas ng ating immune system. Ang honey din is pwedeng panggamot yan sa sipon at ubo. Meron din itong antibacterial at antimicrobial. Nakakagamot ito sa sugat, infection. Ayan. Ang honey din ay pwedeng paggamot sa irritable bowel syndrome. Nakakatulong ito sa pagdumi. Alam nyo guys, napakaganda ang honey para sa ating kalusugan dahil ito, nakakatulong din ito na mapababa ang mga antas ng kolesterol at blood pressure. Ayan, pwede rin itong panggamot ng problema sa pagtulog. Ayan, kung hindi ka nakakatulog, meron kang anemia, ayan, maganda rin ito. At saka maganda rin ito pambababa ng stress, ayan, paggamot sa mga allergies at marami pang iba, ayan. So, ang honey is ginamit natin pampalasa kasi pag pinaghalo-halo mo ang pipino, lemon at honey, ayan. So, marami tayong makukuhang mga health benefits dito, ayan. So, maganda ito kung araw-araw natin siyang parang gawing juice instead na soft drinks. Yung mga iba dyan na mahihilig ng soft drinks, ayan. So, maganda na ganito na lang po ang inumin natin sa pang-araw-araw kasi punong-puno ito ng mga nutrition, lalo na dyan sa mga bata. Ayan, so for more tips, ayan, so i-subscribe nyo lang po yung ating channel at pa-click din po yung all bell icon dyan sa baba para notify po kayo sa susunod nating mga upload videos. Ayan, thank you for watching!